Good morning. Sa araw na to, tayo ay magkakaroon ng devotion and we'll take this opportunity ano kapag testify sa kabutihan ng ating Panginoon. And we'll be using our daily bread. Ito po yung aming ginagamit at ngayon, ang theme ng mensahe ay tungkol saan? Loving correction. Proverbs 15:31 says, "Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise." Okay, let's read Luke 10, verse 38 to 42. Sabi rito, "At the home of Martha and Mary. Now, as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, 'Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.'" In verse 41, "But the Lord answered her, 'Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her.'" Amen. Amen. So let us pray. Father God, once again, Lord, here we are. Lord, we ask your holy presence to be with us. Yes, Lord. Hallelujah. Sa aming pag-aaral, Panginoon, that about loving correction, Lord God. Hallelujah. Yes, Father. And Lord, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming kahinaan, Panginoon. Kung minsan nauna namin ang aming mga personal na gawain, Panginoon. Forgive yes. us. Yes. And Lord, sa aming testimony, may your name be glorified, be exalted at all times, Father God. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. At hindi ang aming sarili. Amen. Once again, Lord, we invite your holy presence. Yes, that you will be the one to guide us, O Hallelujah. Lord, that your Holy Spirit be our teacher. Be our teacher this morning, O God. Hallelujah. And Father God, reveal unto us new and fresh revelation, Panginoon, na aming may pamuhay ito, Panginoon, sa aming buhay, O Lord. Amen. Hallelujah. At ikaw lamang ang may taas sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Once again, Lord, we praise you, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Amen. So, istorya ng magkapatid, ano, tungkol kay Martha and Mary, ano, na nung napadaan ang ating Panginoong Hesus, ano, sa lugar nila, mayroong... In-invite ni Martha, ano? And, ng Panginoong Hesus. Yeah. Nung nandun ang ating Panginoon, abala si Martha, di ba? Sa paghanda. Mm-hmm. At si Mary naman, nasaan siya? Umupo siya. She sat down at the Lord's feet, listening to what He said. Pero sabi nga niya dito, "But Martha was distracted by all the preparation that he had to be made." Yeah. So, abala siya sa mga pagpreprepara siguro ng ipapamerienda, ipapatanghalian sa kanilang mga bisita. Ngayon, ano, sa ating buhay minsan, ano, tayo rin ay abala, ano, sa ating mga gawain. At ano ang kaibahan nitong si Martha at saka si Mary? Ano? Si Martha, abala sa pagpreprepara sa mga gawain bahay. No? Si Mary, abala siya sa ating Panginoon sa pagkikinig ng mga salita ng ating Panginoon. No? Yeah, yun ang kaibahan nilang dalawa. No? And sabi nga, the king or the kingdom, ano? Na minsan tayo ay abala sa ating mga personal na gawain or even sa ministry minsan, ano, that we don't find time, ano, na makipag-communicate minsan sa Panginoon. And if we find time, very little, di ba? Very less. So, ngayon, sabi nga rito, dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, sabi nga ni Martha pala, ano, she came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me." Anong sabi ng ating Panginoon sa verse 41? "Martha, Martha, the Lord answered, 'You are worried and upset about many things.'" In verse 42, "But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Ayun nga yung makinig sa salita ng Panginoon, ano? Nirebuke siya ng ating Panginoon, ano? Very
subtle, ano, not harsh, okay? Very tactful. Yun ang dapat na makonsiguro natin, ano, yung matutunan natin. Yeah. Sometimes we are very quick to response minsan, ano, na hindi natin, we don't know how to use the right word, you know? Wrong choice of words, you know? Na maaring isa lang yung sabihin, ang layunin, you know? Pero yung isa ay very negative, you know? Na para bang kagaya nung, I remember, I'm still a kid, you know? Ang isang bata, you know? Sa pagkainan. Usually tayo mga Pilipino, nagkakamay tayo. No? So, yung bata, dadampot siya ng pagkain, ulam, kinamay niya. Ngayon, sa harap ng pagkainan, ano, yung magulang, ano, hindi niya pinagalitan yung anak niya, kundi kumuha siya ng kutsara at inilagay niya roon. Kasi walang serving spoon. Kaya naman yung bata ay dumampot. So, nung kumuha siya ng serving spoon at kumuha rin siya ng pagkain, so nakita niya, nakita ng bata yung ginawa ng kanyang magulang. No? Mm-hmm. So instead na pagalitan niya yung bata, nawa ba't mo naman kinamayan, no? Kasi alam naman natin na ano, minsan ano, yung mga ibang tao ay ayaw nila nung ginamit yung kamay, sinubo, tapos pandadakot pa rin, no? Which is very unsanitary sa iba, no? Not only sa iba. Sa iba, sa lahat talaga, no? Yeah, hanggat maaari ay iwasan natin yung ganun. So na-correct. So, sa halip na pagalitan niya. So, dalawa lang ang kwan, no? Dalawang way, pero isa yung layunin na yung bata makorek sa halip na pagalitan niya. So, the next time na yung bata ay kumuha ng pagkain, ginamit na niya yung serving spoon. Okay. Yeah. So, yeah, ganun din po sana tayo, ano? Now, nakita natin na pinagsabihan ng ating Panginoon. Nangangahulugan ba na dito, no, sabi rito ay you are worried and upset about many things but few things are needed or indeed only one, sabi niya. Mary has chosen what is better and it will be taken away from her. Ang ibang mga tao, no, or sabi natin yung mga papagamit sa ministry, no. So kung ganun pala, hindi na lang pala ako magseserve sa ministry. Ganun ba, ako hindi makikinig na lang at magdarasal na lang. Tama ba ito? No. Actually, ang ating Panginoon, ano sabi ng ating Panginoon? Ano? Chosen the better one. Okay. Diba? Mary has chosen what is better. But, and it will not be taken away from her. Yeah. Pero hindi nangangahulugang pinagbabawal niya yung tayo ay magpagamit, ano? Sa ministry. Actually. Patuloy pa rin tayo. But we have to find time to talk to our living God. Hindi lang yung puro ministry, puro gawain, and even sa household, ano. But we have to give time para sa Panginoon, para sa Panginoon, ang ating panalangin. And even this, yung pagbabasa ng kanyang mga salita, yung pag-aaral ng kanyang mga salita, we have to find time to read His Word, to pray, and to have fellowship with our brethren. Iyan talaga yung na maganda at maayos para sa ating Panginoon. Okay, basahin naman natin yung illustration na sinulat ni Cindy His Casper, no? Yung writer nitong Loving Correction. For more than 50 years, my dad strove for excellence. In his editing, his passion wasn't to just look for mistakes, but also to make the copy better in terms of clarity, logic, flow, and grammar. Dad used green pen for his correction rather than red one. A green pen, he felt, was friendlier, while slashes of red might be jarring to a novice or less confident writer. His objective was to gently point out a better way. When Jesus corrected people, he did so in love. In some circumstances, such as when he was confronted with the hypocrisy of the Pharisees, that is in Matthew 23, he rebuked them harshly, yet still for their benefit. But in the case of his friend Martha, a gentle correction was all that was needed. In Luke 10:38-42, while the Pharisees responded poorly to his rebuke, Martha remained one of his dearest friends.
John 11:5. Correction can be uncomfortable and few of us like it. Sometimes because of our pride, it's hard to receive it graciously. The book of Proverbs talks much about wisdom and indicates that heeding correction is a sign of wisdom in and understanding. That is in chapter 15 verse 31 to 32. That is in Proverbs. God's loving correction helps us to adjust our direction and to follow Him more closely. Those who refuse it and is sternly warned in verse 10, but those who respond to it through the power of the Holy Spirit will gain wisdom and understanding in verse 31 and 32. Amen. So, tingnan natin yung insight dito, no? Sabi rito, there are at least two ways of reading Jesus' correction of Martha in Luke 10, 38-42. One is to hear him, sabi niya, gently, telling her to put first things first, no? To join Mary and sit with the other disciples at his feet, listening to his teaching. There would be time later to prepare something to eat. Yun yung unang kwan, no? The other possibility is to hear the teacher lovingly addressing what was happening in Martha's heart. Yes, she was upset with Mary, but she also seems to be questioning Jesus' concern for her. You know, didn't he care that she had to do all the work by herself? Perhaps Jesus wants Martha to see that if she had been attending to the details of her hospitality with the kind of heart she would see in him, serving her guests out of love for him and the others, then she, like Mary, would have been expressing a devotion and trust that would never be taken from her. Actually, yung kanyang priority rito, ano? Of course, that's very important also. Pero I think mas mahalaga yung siya ay makinig muna sa Panginoon. Then after makinig siya, makipag-communicate, ano? They have time na dalawa ni Mary na gawin ang dapat nilang gawin. Pero yung kanyang ginawa kasi is inuna niya yung gawain. Na nagreklamo siya dahil nag-iisa siya, no? Nabibigatan siya. Pero kung umupo siya at nakinig sa Panginoon, and then after na makinig sila, they can do the rest. With a glad heart. Gladly, she will do it. Hindi na siya magre-reklamo. Hindi siya nakakaramdam ng kabigatan, ng burden. Yeah. Okay. Ang problema kasi, nauna muna niya ang gawain bago makipag-usap sa Panginoon. And remember, ito napadaan ng ating Panginoon nung nag-minister ang ating Panginoong Hesus sa mundo, nung nagkatawang tao siya. Yeah. Sa amin po, no, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, so very limited din yung time, ano, na mapadaan doon, yung opportunity, ano, kasi napadaan sa village na yun, parang baryo, ano. At bakit hindi samantalahin, ano, na makinig sa Panginoon, ano? Yeah. And kasi pag tayo po ay inuna natin ang Panginoon, siya po ang maglalagay. Matthew 6:33 says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, purihin ang Panginoon, ano? Kung siya nga talagang unahin natin sa anumang bagay na gagawin natin, gagabayan niya tayo, ano? Amen. Gagabayan niya tayo. Okay. So, guys, very condensed itong ating discussion ngayon kasi we just want to upload this also at hindi po pwedeng napakahaba. Pwede, kaya lang po maiinip yung mga nanonood, nagbabasa. Usually, pag kami po ay nagdi-devotion, ay naabot tayo ng isang oras. Mahigit isang oras, madalas, yeah. And then we pray. Yes. Yeah. Otherwise, we could do that also, pero putol-putol, ano? May ilang uploads yan. Alright, so sabi nga rito, correction can be uncomfortable and few of us like it. Ano? Bakit po, no, na uncomfortable? Kasi po minsan umiiral pa rin sa atin yung pride. Ano? Na minsan tayo ay nare-rebuke ng ating kapwa. Ano? Minsan, ano? Ng mga elders, ng panambahan. Ano? Pero minsan nagtatampo na pag hindi na dadalo. Hindi na dadalo minsan pag napagsasabihan. Dapat hindi ganon kasi wala namang intention yung ating mga just to correct elders to correct or improve us.
Yeah, hindi lang yung to correct, to improve. Kasi maaaring tama naman yung ginagawa natin. Actually, yung ginagawa naman ni Martha rito ay tama naman. Kaya nga lang, mas better, mas mabuti yung ginagawa ni Mary. Mary. Kasi nga, alam naman natin ng ating Panginoon during that time ay hindi naman siya madalas nito. And ang outcome po kasi, pag inuna talaga natin ang ating Panginoon, yun, we could serve in the ministry with the joy in our heart, you know? Hindi yung may kabigatan. So yun po, no? At sabi nga rito, no, sa reflection, ano, how do you usually respond to loving correction from your Heavenly Father? Paano raw tayo, how do you usually respond to loving correction from your Heavenly Father? Magpasalamat tayo sa kanya dahil pinapaalalahanan niya tayo, no, if we do something wrong, Yeah, yun po, wag po natin, that is for our own good. Kasi po, no, kung tayo po ay susunod, kasi nga, if you love me, you have to obey my commandments, sabi nga ng ating Panginoon. So, di po ba sa ating mga magulang, pag hindi po tayo sinusunod ng ating mga anak, what do we feel? Ano? We feel upset? Okay. Yeah, ganun din ang Panginoon. Hindi naman nawawala yung pag-ibig, ano, natin sa ating mga anak, na-upset lang tayo, no matter kung gaano sila kakulit, how much more ang ating Panginoon, ano. God loves is endless. Ayaw niya tayong mapariwara. Ayaw niya tayong mapawalay sa kanya. Patuloy na gusto niya lagi tayong nasa kanya. All right. So, yun po, ano, we should accept it, ano? Kasi alam naman natin na ang ating kabutihan ang gusto ng Panginoon. Ano? Yun nga sinabi nga kanina, alam na yung Matthew 6:33, ano? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Kasi pag inuna po natin siya, kasama po natin ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng direction, ng guidance. Alright, yung pangalawang question dito sa reflection ay, what correction have you received from someone that's made a significant difference in your life? Nung nasa Saudi po kami, ano, I used to lead the evangelism ministry. And every year po, nagkakaroon ng general meeting, ano? At nagkakaroon po na butuhan minsan kung sino yung mangunguna sa ministry na yun. Okay? And thank God, ano? Dahil most of the time, during our time over there, ako po yung hihirang, ano? Na maging leader ng evangelism ministry. Okay, and there comes a time, ano? At dumating po yung isang sandali, ano, na ang isa sa mga kapatiran ay madalas na magpa-member. And nangingiti lang yung mga church elders. At ang isang magandang narinig ko nga, isa sa mga pastor doon, ano, actually si Pastor Romy, ano, sabi niya, sige lang. At ngiti siya, nakangiti, sige lang. Yun lang sabi niya, sige lang. Very subtle ang sabi niya, no? Na sige lang. Hindi niya sinabing pagsabihan o ano yung kwa. Ibig niyang sabi na sige lang, na magpatuloy lang kami. And thank God, dahil nga very subtle yung kanya, very tactful actually. Sige lang. Ibig sabihin ay magpatuloy lang sa gawain, sa paglilingkod. Okay, so isa sa mga natutunan ko yon kay Pastor Romy. Napaka-tahimik niya, pero ika nga yung input niya, no? Nakangiti siya pag pinasabihan ka at nothing, ano? Yun lang, salita niya, sige lang. Ibig sabihin, magpatuloy lang. Ito lang, Father, yun lang panalangin natin that God will help us graciously. Kung tayo ay nagkamali, we have to accept God's correction in our life, no? No? Kung patuloy niya tayong pinapaalalahanan, nire-rebuke, we have to accept at maituwid natin ang ating mga pagkakamali. We are so thankful dahil patuloy na nariyan ang Panginoon, ano? Ang sabi nga niya sa kanyang mga salita, the Lord is near to all who call upon Him and to all who call upon Him in truth. That is His promise na siya ay patuloy na nasa atin.
patuloy na malapit sa atin kung tayo ay tatawag sa Kanya. We'll end up sa panalangin. Sabi nga rito sa suggestion nitong prayer dito ay, Father, help me to learn graciously, accept your loving correction so I can grow in wisdom and understanding. Yan po talaga ang guan ng ang resulta, no? And just like yung narinig ko nga kay Pastor Romy, hindi naman explicit yung kanyang sinabi na sige lang, magpatuloy lang, no? Don't stop, don't be distracted, no? Nakagangan to si Martha, no? Na-distract siya. So why not just continue what she is doing? Kung mahalaga nga yan para sa kanya, and then once na natapos na niya, then she has time to sit down, you know? Join them. All right. So let us pray. Hallelujah, Father God. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord God, for the time that you have given unto yes, us. Lord. Hallelujah. Na kami, Panginoon, ay nagkaroon ng time to read, study, and meditate on your word, Lord God. Yes, Lord. Tungkol dito sa buhay nitong magkapatid na si Mary and Martha, oh Lord God. Hallelujah. Ang significant difference sa kanilang buhay. At natuto kami, Panginoon, na unahin ka, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, Lord. Yes, God. Hallelujah. At kung hindi maiwasan, Panginoon, na may mga dapat gawin, Lord God, hindi dapat na magreklamo at magpatuloy lang. And whenever possible, we need to sit down first, ask your guidance, your direction, your counsel, Lord God, upang sa ganon magkaroon ng katagumpayan ang aming gagawin. Yes, sabi mo nga, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Yes. Trust in the Lord thy God, and lean not unto thy own understanding. So, Father God, turuan mo kami, Panginoon, paalalahanan mo kami sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na unahin ka namin, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Sapagkat kapag inuna ka namin, Panginoon, ano man ang aming gawin, Panginoon, mayroon kang direction, Panginoon. Yes, hallelujah. Father. At hindi kami makakaranas ng kabiguan, kapighatian, sapagkat ikaw ang aming kasama, Panginoon. And Lord, sa mga nalalagyabang oras, Panginoon, ng aming gagawin sa araw na to, may your name be glorified, be exalted. Ingatan mo kami, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga anak. Yes. Saan man sila nararoon, Panginoon. You know where they are, Lord God. Yes, Lord. And we entrust them, Lord God. Magmula kay Brian, kay Risa, kay Maddie, kay Candice, kay Peter, kay Gabby, kay Michelle, kay Danny Boy, Lord God. Kay JR and Eileen, Lord God. And sa aming kasamang tatlong anak pa namin na nandito, Debbie, Anna, and Ezekiel, Lord, continue to direct them, motivate them, inspire them, O Lord God, to have you in their life as their priority. Yes, Lord. At hindi ang kanilang personal na needs or wants, Lord God. Yes, Lord. Hindi unahin kanila, Panginoon, and put hunger into their heart, Lord God. Yes, Father. Na mag-meditate na yung salita, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na so many destruction, Lord God, sa kanilang edad. But Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay bahagi na lang kanilang buhay. And if they will put you first, Lord God, ito ay they could manage their priority sa lahat ng oras kung unahin kanila. Once again, Father God, thank you, and we bless your name. We glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen.